Mapansin ninyo, nababasa ng juice yung koto natin. Doon siya ihigop. Okay? And walang leak yan. Mas prone pa sa leak yung ibang UCC kaysa dito. So, ipapasok lang ulit natin ito. Okay? So, pantay natin siya pasok. Yun, nag-click. Kita nyo, pag nag-click siya, good morning mga pops. Meron tayong para sa bident yata ito. Okay. Geek vape din. Geek vape bident. Ito usually sabi nila dual coil daw siya. So titingnan natin. Okay. Pag chinek natin dito, mukhang dual coil nga. Okay. And chinek ko na sa internet ang rating ng ang ohm rating nito ay around 0.8 hanggang 1 ohms. So, yun na dun tayo babase kung paano natin siya i-build. And yung diskarte natin kung paano natin i-rewick. Rewick ang tawag nila, recotton. So, mga kailangan natin, ito mga tools na to. So, yan. Tsaka, ang coil natin. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung yung pinakang process kung paano. Okay. Simulan na natin. So, babaklasin muna natin itong unit. And, kailangan baklasin mo muna itong part na to. Usually, wala nang detection itong, wala nang detection yung coil. So, hindi na siya nade-detect ng unit. Peram boss. Ito yung unit niya. Shoutout nga pala kay Boss Colossus Untalan. Taga Kalasyaw ka diba? Taga Kalasyaw. Mga vapors natin dyan sa Kalasyaw mga paps. Pag naka-encuentro kayo ng ganito, yung mga shop dyan sa Kalasyaw, pwede nyong gawin ito. Okay. So, isasalpak natin itong coil na to. And, mapapansin nyo, nagbiblink lang siya ng red. Kasi hindi niya nade-detect yung coil. Unlike nitong isa, itong coil na to, pag sinalpak nyo, green yung nakikita mo. Ibig sabihin, may go signal. Kasi yung red stop. So, pag ipiner mo siya, nagpa-fire siya. Okay? So, balik muna natin. Thank you, Papsa. So, babaklasin natin to. Tatanggalin nyo itong, anong pangalan nito? Copper connector sa gitna. So, tanggalin muna natin. Oops, sumama na siya. So wala na siyang connection. Naputol na yung coil niya. Okay. So ito lang yung babaklasin natin. Itong tatlong peraso na to. Tsaka yung rubber separator. Ayan. So yan tatlong yan. Nakita nyo. Then ito yung medyo crucial part. Yung medyo delikado. So kukuha kayo ng manipis na knife. Okay. Nakikita nyo tong rubber na to. Yan. Pakita natin. Kita nyo yung rubber na yan. Iwasan yung itagos yung kutsilyo nyo dyan. Para hindi masugatan yung side. Kasi pwedeng mag-leak siya kapag tumagos. So ganito lang yung pagbabaklas. Targetin nyo yung dalawang lock sa tigkabila. Bali, apat sila. 1, 2, 3, 4. So, dito kayo babaklas sa eto. Yan. Saglit, i-focus natin. Iwasan yung tumagos hanggang sa rubber. Okay. So, ipapasok mo siyang ganyan. Make sure na hindi tatagos. Malapit sa lock. Then, bahagya mo siyang iangat pataas. Okay. Tapos sa kabila, ganun din. Angat mo rin pataas. Kung mapansin nyo, umangat na siya. O. Sa kabila, ganun din. Ipasok mo yung ano. O medyo napatagos ako. Pero iwasan nyo na tumagos. Ang mahalaga, hindi natin masugatan ito. Yung side. So,
i-ano natin ang pataas. Yan. Mapansin nyo, umaangat na siya. Yan. Okay. Kita nyo. Mabubunot mo na ngayon yung yung pinakang seal ng cartridge. Ito yung iniingatan natin na rubber. Bawal masugatan niya, mapatid. Pag napatid niya yan, magpapalit kayo ng rubber. And maglilik yung unit pag wala nito. So ito yung rubber seal. Okay, kita nyo. Ang positioning niyan, kapareho siya nito. Nakaganyan siya. Siya yung seal. Kita nyo. Okay. So ilalagay muna natin dito. Okay, so napapansin nyo dito, dalawa yung coil niya. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin. Okay. Obserbahan natin to, tingnan nyo to. May separator yung cotton. Okay. May separator siya. So ang gagawin natin sa separator, kapalibasa, ang gagawin natin, single coil na lang yan, para hindi siya mahirap i-manage. Putulin na natin. Yan. Focus natin. Yan. Pinutol ko isa. Puputulin ulit natin itong pangalawa. Okay. Pag naputol na natin siya, kita nyo, wala na. Kuha naman tayo ng coil. Ang rating nito is around 0.9. So papasok ito dun sa rating na ginagamit ng unit. Okay. Kung 0.821 o 0.821.0, papasok po itong SS na 28GA. Kasi 0.9 ohms yung normal niya. Okay, so kukunin natin siya. Kuha tayo isa. Okay, pag nakuha na natin, kailangan natin yung, kung nasa inyo yung unit, pwede nyong temporary siyang ikabit dito. Okay, pwede nyo siyang temporary ikabit dyan. Or medyo mahirap yun, pero halimbawa kailangan nyo rin ng ibang bait. Mas maganda kung meron kayong ibang bait. So ilalagay natin siya dito sa atomizer. Iipit lang natin. So isusaksak ko lang siya dyan. Hindi ko kailangan ilock. Hindi ko kailangan i-screw. So tapos dyan natin siya ipaprime. Kailangan ma-prime natin. Ayan, kita nyo. Okay. Pag na-prime na natin yan, kukunin natin yung coil. Kita nyo. Primed coil na yan. So, ang kasunod, kukuha kayo ng cotton. Okay, ang gagawin natin, ganitong cotton. Ganyan, halos kapal. Tatanggalin lang natin yung mga part na siksik. Yung nasa tabi-tabi. Make sure na medyo mahaba yung cotton. Ayan. Okay, ganyan kakapal. Tapos saka natin tanggalin yung dulo. Medyo hiwalay-hiwalay natin ng konti. Tapos saka natin isasaksak dito sa coil. Okay. Kapag naisaksak na natin siya, ilagay natin siya sa middle. Ayan. Huwag nyo munang puputulin. Huwag nyo muna siyang puputulin. So, ang kasunod, nakikita nyo yung dalawang butas dito. Pwede nyo siyang dun mismo isalpak. Salpak nyo lang siya dyan sa dalawang butas na yan. Ayan. So ganun siya. Ayan o. Yung dalawang butas na malaki, pwede siya dun. Or okay, mas madali dun kaysa magbutas pa kayo ng iba. Pwede na dun. So basta ipasok nyo siyang ganyan, ilapat nyo. Okay. Ilapat nyo siya. Okay, pagkalapat ninyo,
Parang RBA lang din to, kaya lang may pagkaka-OCC, parang OCC lang yung itsura niya. So habang hawak-hawak niyo tong coil dito, make sure na nakadiin siya pababa. Diinan niyo siya. Ilagay natin itong metal. Itong metal niya. Okay. So ilalagay natin yung metal. Ganyan po itsura niyan kapag nailagay niyo na yung metal. Make sure na nandun siya sa yung pinakang linya niya nakaganyan pataas. Lagi niyo didiinan itong coil na to kasi bawal itong umangat. Source ng leak. So kukunin niyo itong isang part na medyo malapit dito sa side. Yung isang butas na malapit sa side, yun ang kukunin niyo para sa negative. So ipipiko natin ito. Huwag mo munang puputulin, pipikuin lang natin. Yan, parang i-angle natin siya dito para style niya nakalapat siya, yung itsura niya. Okay, puputulin na natin dito sa kabilang dulo. So ayan ang itsura niya. Yan. Kita niyo. Tapos saka natin ilagay itong rubber separator. Nasa loob siya. Ayan. Nasa loob yung positive. Okay, ito. Ayan. Okay. Tapos saka natin ipasok dito sa pinakangkuan. Okay. Make sure na lapat siya. Ayan, kita nyo. Tapos itong positive naman, sa kabilang side nyo siya ipapaling. So ipapaling natin siyang ganyan. Tapos saka nyo putulin. So ganyan yung itsura nya. Ayan, kita nyo. So kung mapansin nyo yung coil dito, nakadiin pa rin sya. Ayan, malapit pa rin sya dun sa pinakang base. Huwag masyadong mataas, huwag lang masyadong malapit, para hindi masusunog yung plastic. Okay. So ready na to. Ilalagay na natin itong last part. Ito. Yung tanso. Ang style ng tanso, ang location niya, ang positioning niya, nakakontra siya dito sa... Ayan. Ipasok mo ganyan. Nakakontra siya. Ayan, ganyan. Okay. Next na gagawin natin, puputulin natin itong bulak sa may parting kalahati. Here. Ayan. Ito, kahit hindi nyo na kaskasin yan, okay lang yan. Kasi nakababad sa juice itong part natin. So, puputulin natin. After natin maputol, ang next na gagawin nyo, ipupush nyo ng bahagya yung cotton. Ipupush nyo siya ng bahagya dito papasok. Kasi yan yung magsisil sa unit. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya nagsisil. So lalagyan ko muna siya ng konting juice para okay. Pastry ito, boss. Nagahinikotin ka ba? Nagahinikotin ka? Minsan. Try mo rin to. Masarap din to. So, ayan. So, parang ganyan siya. Madali nyo maipoposition yung cotton kapag may juice. Okay. Kita nyo. Tingnan nyo mabuti to, ha. Lagyan ko siya ng juice dito sa gitna. Okay. Tapos tingnan niyo to. Medyo oval siya. Kita niyo medyo oval.
So isusunod natin siya dito. Yan. Kita nyo. Focus ko. Yan. Isusunod natin siya sa hugis nito. So ipapasok natin siyang ganyan. Yan po yung nagsisil sa edges nyo. Ibig sabihin, huwag sobrang kapal, huwag din sobrang nipis. So titimplahin mo ngayon. Titimplahin natin ngayon yung kapal ng cotton ninyo. Tingnan nyo mabuti kung sobrang kapal niya o kung sobrang nipis. Okay. Pag nakita nyo sakto na siya, nakatulad nito, sakto to. Hindi bumubuka to. And hindi rin lumulutang dito sa ilalim. So pwede na tong testingin. Okay. And make sigurado walang leak yan. Pag napanipis yung cotton ninyo, dun siya maglilik. Pag napakapal, lulutang naman to, dun din siya maglilik. May chance na maglik sila. So ang tamang positioning, ito, pakita ko sa inyo. Ito, mapapansin nyo yung sulat, N80. Tingnan nyo mabuti yan. Nakatapat siya dito. Ganyan siya. Although tingin ko wala namang kaso yun, kahit saan mo yung position, sinunod ko pa rin yung dati niyang location. So ipapasok lang ulit natin ito. Okay. So pantay natin siya pasok. Yun, nag-click. Kita nyo, pag nag-click siya, kung narinig nyo yung click, okay na yun. So ikakabit na natin siya dito sa unit. And hopefully madedetect na siya ng unit. Kita nyo, nag-green siya. Ibig sabihin, go signal yun. So itest natin to. Okay. Okay na to. And lalagyan nyo na lang siya ng juice para makahigop siya ng mas maraming juice. Okay. Pag nalagyan nyo na ng juice, iwasan yung maubusan ng juice, ah. Talagang importante. Yan, kung mapansin ninyo, nababasa ng juice yung cotton natin. Doon siya ihigop. Okay. And walang leak yan. Mas prone pa sa leak yung ibang OCC kaysa dito. Kasi mas madaling i-manage yung cotton nito. So testing ulit natin. Okay na to. So nakalagay dito sa isa high nicotine, dito sa kabila 3 mg lang low. Prutas tsaka pastry. So magandang option yan. Lagyan mo na lang ng marker. Halimbawa, itong isa para sa mga pastry, mga tinatinapay, cheesecake, lagyan mo siya ng C. Dito sa kabila, F. Ibig sabihin, prutas o fruits. So may palatandaan ka, malagyan mo yung kabila, cheese yung kabila, na ilagyan mo siya ng prutas, hindi maganda yung lasa. Okay, so yan mga paps, sana ipakita natin kung paano ibinibuild yung mga ganitong cartridge ng pod type. Mas madali ito kumpara dun sa iba, pero may mga diskarte talaga na kailangan din nating makita. Okay. So ito, karaniwan, pagkatapos na masunog yung bulak o cotton, kailangan mo lang i-replace yun. Matibay naman yung ginagamit natin na stainless na coil. So hindi yan basta-basta nasisira. Okay. So yun, okay na to.